Guys, welcome back po sa ating channel. Kalimay, andito na naman tayo para magbahagi na naman ng mga coins na ibinabahagi din ng ating mga viewers sa Kalimay Online Facebook page. Ang unang coin natin ipakita ay kay Alberto Sandoval. Sabi niya sa Good PM, ito na siguro ang umpisa na maipakita ko ang nahan ko ng mga coins na naitago mula umpisa na nakita ko. Sa mga nagbablog at sa kasamahan nyo ng mga coins collector, pasensya na kayo sir, baka magkamali ako. Hindi po ako marunong gumamit ng mga devices tulad nito, baka bago pa, medyo nahihiya pa ako at salamat sa inyong pag-intindi. And God bless you all. Tanong ko lang sir, kung error coins ba ito? Bago natin ituloy, salamat sa iyo Alberto Sandoval at congrats at nakapag-share ka na ng iyong mga coins. At kung meron ka pa, i-share mo lang at ikilatisin natin yan para malaman mo kung ano ang mga dapat mong i-collect. Yan, huwag po kayo mahihiya no, mag-share sa ating page sapagkat wala naman ding hiya ang inyong lingkod. Ano? Ayan. So, tingnan natin yung kanyang coins. So, error coin, kitang-kita nyo naman. Merong mga parang nilagari sa side. Di po ba? Iba nga sinasabi nila, tawag nila dyan ay mga cancel coin. Merong nga nag-comment ha. Sabi, hindi error coin yan, cancel coin yan. No? Mali yung comment niya. Eh, no? Kaya nga kinancel ng bangko yan kasi error coin nga siya. So, ayan. No? So, meron din sa reverse, meron din parang mga nilagari papunta doon sa gitna. No? Error coin or cancel coin itong mga ganto NGC 1 piso. So, magandang i-collect to. No, nasa sayo yan, nga lang hindi tayo makakaasa na maibibenta natin ng mahal ito. Hindi naman kasi major error itong mga gantong klaseng error coins. Pero depende pa rin yan, lalong-lalo na kasi kung may mga baguhang collectors. Siyempre gusto nila agad makakuha ng mga koleksyon. No, i-share mo lang, pwedeng mabili yan, depende. No? Share mo sa ating page, Kalimay Online, Facebook page, welcome po lahat yan. Kahit anong i-post nyo, no, pwedeng-pwede. Sumunod kay Carlo Yamo. Error po to. Sana po masagot. Yes, lagi naman natin nasasagot ang iyong mga coins, Carlo. Lalong-lalo na kapag napansin ko pwede natin i-share sa ating YouTube channel para makikita naman ng ating mga kapwa collectors at malalaman natin itong 2009 mo ay may mga guhit nga, ano? Kung mapapansin ninyo, may mga guhit siya at mapagkakamalan mo ang damage lang eh. Pero siguro kung kikilatisin natin ng husto, ano? Ayan, no? Error coin nga ito. Nga lang, Carlo, common lang itong mga gantong klaseng error coin. Pero nasa sayo pa rin yan kung gusto mong itago. Kay Arnold Heronimo naman. Heronimo, ayan, nabulol na naman tayo. Tinatanong niya kung mean pros nga ba ito. Ayan yung reverse ng kanyang barya. Yung reverse ng iyong barya ay pros. Ayan, no? 2014, alam mo, madalang itong variation ng mga 2014 na ang reverse lamang ang pros kasi yung obverse niya hindi siya pros eh. No? Mint luster lang yung obverse pero pagdating dito sa kanyang reverse ay prosted reverse die 3. So magandang i-collect to. Congrats sa coin mo. Next, kay Arnold na. Magandang araw sa iyo, boss. Muli na naman po ako magtatanong para dagdag kaalaman. Bagong hand ko po sa bodega ng tiyaheng ko. Pakicheck na po. Aba, buti na lang to si Arnold. Meron silang bodega, ano? Ayan, at meron siyang nakuhang barya. Alam mo, madali ang sagot. 8079 Alfonso, ito po ay silver coin. Silver coin po yan at meron pong value. Kahit hindi gaano kaganda yung kondisyon ng silver coin mo, Alfonso. May value na yan. No? Ito po kasi ay pera noong panahon ng Kastila, kung di ako nagkakamali, ano? Kasi 1879 eh, noong mga panahon na yan eh, di ba wala pang World War 1 and World War 2 niyan. So masasabi natin itong pera na ito noong panahon ng Kastila ginawa, ano? Kaya sumunod kay Villarina AJB. So okay natin, meron siyang mga sentimo. 10 sentimo. Meron siyang mga guhit diyan. Tingnan niyo mabuti, guys. Hindi po to die crack error. Eh. Kasi iba yung die crack eh. Masasabi kong error. Error to pero ito yung mga tinatawag na wire error. Kung di ako nagkakamali. Search nyo guys, meron pong ganong error. At maaaring ito yung error ng kanyang 10 centimo year 2017. Collectibles at magkakaroon po yan ng value.
itago lang natin at balang araw, hindi magtatagal yung mga ganyang error coins, ay pahalaga na rin yan ng mga collectors. Sumunod kay Albert Loren. Ayan, good PM po sir. Ask ko lang kung error coin po ba ito. Ayan, tinatanong niya kung error coin. At bago lang tayo magtuloy guys, ano mamaya mag-subscribe po kayo ha, lalong-lalo na sa mga bugahan sa ating channel. So mga datihan, tuloy-tuloy lang po tayo at pagkatapos ng ating content bahala na kayo sa buhay nyo. Ano, ayan, ang 2003, ito merong may mga highlights doon na araw, no, hindi na halos makilala yung piso na lettering, no? Error coin yan pag ganito. So, tapos sa kanyang reverse meron parang linya dyan, no? Para sa akin itong mga error na to yung tinatawag itong mga off-center strike, no? Kasi hindi na center eh, no? Kaya nagkaroon ng parang linya, no? Ayan, tingnan nyo mabuti sa obverse niya, ganun din, off-center strike kung di po ako nagkakamali. Ayan, so error coin at maganda pa ang kondisyon ng 5 piso niya, collectibles din ito at inaasahang meron ding value ito kahit sa kasalukuyang panahon, pwede na pong ibenta yan at kung meron magkakagusto, tsaga-tsaga lang tayo, pero huwag tayo magpo-focus sa pagbibenta, no? Ang tunay na collector hindi lang puro benta ay naatupag, diba? At ang panghuling coin natin, ito yung tinatawag nating Black Tone Coin kay Uriel Ricoperto. Tinatanong niya kung error coin ba itong 5 piso nonagon. Di ba guys, alam naman natin na itong mga 5 piso nonagon ay hindi po ganyan dapat ang itsura niyan. Karamihan sa mga 5 piso nonagon ay frost at bibihira yung glossy type na pinakita natin sa ating nakaraang video. Ayan. So tignan niyo munang mabuti guys bago tayo maghusga, no? Nag-aalanganin lang ako dito kasi hindi naman natin hawak yung barya. Meron talagang lumabas na mga black tone. Meron na po akong nakita sa NGC 1 piso. At yung black tone po na yun ay glossy siya, no? Glossy black tone. So naniniwala ako na yun nga ay legit na tone coin. Pero itong kanyang 2019 hindi po siya glossy, hindi siya shiny, no? No, kaya hinihingi ko po ang inyong opinion sa inyo dito. At kung meron kang video dyan, ano, baka pwede mong ulitin para makita natin ng husto. Kasi picture lang siya, hindi natin maaninag kung glossy. Parang flat lang, eh, no? Mangyari lamang na para sa akin, sa ngayon, hindi pa natin sigurado. Pero meron talaga mga black tone sa mga NGC 5 piso. Yan, kaya naman pakitignan ang inyong mga NGC 1 piso, 10 piso at 5 piso. Baka meron po kayong black tone at napakaganda pong i-collect noon dahil kakaiba ang appearance niya. Ayan. So, bago lang tayo magtapos, gusto ko lang pasalamatan lahat. Mga baguhan, mag-subscribe po kayo sa ating channel at sa mga datihan. Lagi na yan nandyan at lubos ang aking pasasalamat. At pagkatapos nitong video natin, bahala na kayo sa buhay nyo. Ayan. So, doon sa may mga gustong ipakita ang mga coin, i-share lang sa Kalimay Online Facebook page. Ayan, so sana guys na-entertain ko ulit ko kayo sa araw na ito at abangan nyo po yung aking magiging content dun sa ating original channel, Kalimay Online. Hanggang sa susunod po, God bless you all.